Lola. Hatid ng new best ever, Sun Silk. At Tide with Power of Safeguard. Yaman, Lola. Ang nakaraan. Nawala na ang pag-asa ni Bert na maging tagaluto sa mansyon ni Lola. Nilaglag siya ng mga kasamahan niya sa laban ng Gulay Gladiator. Samantala, naisipan naman ni Lola Barbie na ipaluto ang kanyang favorite sisig. Kapampangan style siyempre. At isa pang sorpresa, akalain mong asyala ng isang sikat na kilalang food expert at host ang huling pagsubok na hinihanda ni Lola Barbie, si Tony Pet Gaba. Tara, let's watch! Bulan ng pera, ang yaman ni Lola. Mano let's po. Go! Yeah. Oh. Busta po! Tara, let's see talaga. Hello po. Oh, naku, maraming salamat naman sa pagdalaw mo dito sa amin. Yung kanilang uling pagsusubok. Ah, kaya, final challenge. Ito ko nalang malalaman kung talagang alam nila ang ibig sabihin ng tunay na sisi. O, oh, sige na eh. O, oh, sige po. Bahala makipagsalamuha ka rin. Opo, oh, relax ka po. Tara, let's go kami. Tara, let's go. Oh. Tara, let's eat po kami. Okay. Sige po. Bye, Lola Barbs. Bye-bye po. Sige po. I'll see you later, my friend. Itong ulo ng baboy, kung makikita ninyo, talagang, yan talaga ang pinaka bida pagka nagsisisig. Ang istorya niyan, yung mga local residents ng Pampanga, ang ginagawa nila, pupunta sila dati doon sa Clark Air Base, nung kasagsagan ng Clark Air Base, at bumibili ng unused na ulo ng baboy kasi hindi ginagamit ang mga puti. Wow, sikat pong nasa likod ko. Kailangan magpasikat ako. Parang ganun ba? Kahit na alam kong ang hirap, kailangan tapusin ko ito. Huwag akong mapahiya. Ang mahirap sa akin dito talaga yung kutsilyo eh. Kasi yung kutsilyo na yun, sabi ko, challenge nga tayo, di ba? So, inisip mo na challenge to, kaya ganito yung binigyan nilang kutsilyo. Tapos unang-una, hindi ko alam kung bagong bilili nyo lang yun, oh. Sa malamang may hindi nyo inasa eh. Kasi kung inasa yun, mas matalim sana siya. Hala, sige, hiwa pa. Wala nang masyadong reklamo. Kayang-kaya mo yan, Julius. 100,000 yata ang katapat ng paghihirap nyo. Sanay ako magluto ng marami, pero hindi yung sisig kasi hindi ko pa nga naluto first time kung magluluto ng sisig dito. Tapos nung nakita ko lang yung ingredients doon, wala akong idea kung ano ba yung halo ng sisig talaga. Grabe, talagang challenge talaga yun. Tagaktak ang pawis ko. Nahiyang ako, baka biglang pumatak dun saan. Kaya umaano ako kung pwede ba magpunas. Kasi wala rin hand towel, di ba? Pati utak mo matataranta. Pati sa oras, parasado ka. Pressure. Yaman ni Lola. Susunod sa Yaman ni Lola. It's crunch time na para sa ating cooks. Taranta na, pawisan na, ngawit na. Mapapasarap pa kaya nila ang mga inihanda nilang mga sisig para kay Lola? Lumabay.